Okay. Pag-usapan natin ang lifestyle check. Lagi ko sinasabi sa aking mga estudyante. Ang tawag ko ay negosyo estudyante kasi gusto ko silang maging negosyante. Negosyante sa taxation. Ito po yung bagong ka-tax code. Meron na po itong train o yung bagong batas sa taxation. Lagi ko sinasabi sa aking mga estudyante, tax law creates opportunity. May negosyo sa taxation. Hindi lang ho parusa ang taxation kung hindi negosyo. Nakasulat ho dito, specifically sa section 5, section 6A, yung negosyo na pwede po ninyong pasukin. Sabi dito, ito ho yung idinagdag ng batas na train, yung Republic Act 10963. Notwithstanding any law requiring the prior authorization of any government agency or instrumentality. Parang sa umpisa, wala namang kwenta. Walang ibig sabihin yung sinasabi ng batas na yon. Pinag-usapan natin tax code. Okay, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit may saysay at bakit ang topic natin ay lifestyle check. Yung pong section 6A ay nagbibigay ho ng karapatan sa BIR commissioner at sa kanyang authorized representatives na i-audit ang mga transaksyones ng isang taxpayer. So, yung dating batas, hindi ho pinapayagan ang BIR na pumunta basta-basta sa iba't ibang government agencies para makita ho yung transaksyones nyo sa ibang government agencies other than BIR. Nung nagsimula ho yung Republic Act 10963 nung January 1, 2018, yun yung tinatawag nating train law. Okay, tawag ng BIR, train law. Yan. Binigyan si commissioner ng power na tumingin sa mga data, information o transaksyones ng isang taxpayer, katulad ni Mr. Maestro, ha, sa iba-ibang government agency. Sir, ano ba yung mga iba-ibang government agency na yun? For example, mahilig ako mag-travel. So, bago ako mag-travel sa iba-ibang bansa, anong kailangan ko? Tama ka. Philippine passport. Sa Philippine passport, nakasulat dyan at nire-report ng iba't ibang bansang pinuntahan ko. Kung saan ako nagpunta. Diba? Anong epekto nun, Mr. Maestro? Of course, makukompute ngayon ng BIR yung gastos ko sa pagpunta ko sa iba't ibang klase ng bansa. So, kung makukompute nila, oh, Mr. Maestro, nag-travel ka last year, gumastos ka ng 3 million, 4 million, 5 million. Oh, ngayon, gumastos daw ako ng 5 million pesos. Tapos, last year, ang kinita ko, 1 million lang. Diba? So, mas malaki, baliktad. Mas malaki yung ginastos ko expenses sa aking income. So nakapagtataka ngayon yan sa BIR. Meron kang undeclared o other sources na income na hindi mo sinubject sa tax. Hahabulin ngayon ako. Ganon. Isa pa. Pwede na ngayon pumunta ang BIR sa Anti-Money Laundering Council. Ano sir ang nasa loob ng money? Ano?
anti-money laundering council, yung mga taong nagdideposito on a daily basis ng mahigit sa 500,000 pesos. Tapos, ang declaration mo, daily declaration, pinulot ko ito. Yung daily declaration mo, 500,000, makikita ngayon ng BIR. For the last month, nakadeposito ka ng, sabihin natin, 5 million. Pero, yung declaration mo sa value added tax return mo, 1 million uli. So, kaduda-duda, may natanggap kang cash na 5 million, pero wala kang declaration sa value added tax return mo na 5 million. Yon. Ang tawag ho dyan sa ginagagawin ng BIR is lifestyle check. Ngayon, meron akong training. Sir, may training ka? Yes! Ite-train kita. Kasi merong hanap buhay dyan. Maraming tao na hindi alam na yung ginagawa nilang expenses ay o yung pag-accumulate nila ng property ay masasubject na sila sa investigation ng BIR. Ang tawag dyan ay lifestyle check review. Okay, bago mangyari yung problema, alam mo na na mayroong problema o may dadating na problema at handa ka na sagutin yung problema na yan. Yun yung tinatawag nating lifestyle check. First, magkakaroon tayo ng lifestyle check. Ang tawag dyan is diagnostic sa mga doktor. Tapos, susolusyonan natin. Yun ang tinatawag nating cure. Okay? O kaya prevention. Magbabitamins tayo. So, ito po ay free. Ha? Free. Ang kailangan nyo lang ho, sir and ma'am, maibenta ko kayo. Ayan. Pag naturoan ko kayo, syempre, kailangan nyo maging magnegosyo. Pag nagnegosyo kayo, magkakaroon kayo ng hanap buhay, di ba? Sir, pwede ba ako dyan? 65 years old na ako. Pwede. Sir, pwede ba ako dyan? Wala akong experience sa taxation. Pwede. Tuturuan nga kita. Ako mentor mo. Huwag kang matakot. Ako ang haharap pag hindi mo na kayang harapin. Okay? Tutulungan kita. Yung presyo, yung professional fee ko, magiging professional fee mo. Magsha-share tayo sa kita. Sharing. Okay? So, willing ka ba na matuto? Yun ang kailangan. Committed ka ba na magkaroon ng hanap buhay? Disente. Hindi corruption. Disenteng hanap buhay. Kung oo, sagot mo. Pakilagay mo na lang yung kompleto mong pangalan, email, at mobile. Saan, sir? Diyan sa comment portion. Ang ibig ko sabihin, i-comment mo ang name at email address mo at mobile sa ibaba. Tapos, patatawagan kita sa aking mga staff para malaman mo kailan, saan, at anong oras yung free lifestyle check. Gagawin kitang tax specialista lifestyle check. Of course, maghahati-hati tayo sa expenses. Yung training ay libre. True, study now, pay ETM later. At, hati tayo sa napikitain natin. Ha? Pero yung expenses na gagastusin natin sa Facebook, sa UP Campus, yung damit mo, yung materials na gagamitin natin, at ano pa ma, kailangan hatian mo ako. Mag-invest ka rin sa sarili mo. Ako nag-i-invest sa'yo. Okay? Kita tayo, ha?